Amen. Lahat po ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa po. Amen. Isa pa natin palakpakan ng Panginoon. Amen. Handa na po ba ang bawat isa para sa salita ng Panginoon? Amen. Sino po dito yung gutom na? Amen. Alam niyo po ba yung gutom na? Parang ano yun eh. Nananakam talaga. Ganun po tayo sa presensya ng Panginoon. Kanina po, sino pong binusog ng presensya ng Panginoon? Amen. Sino po ang gumaling? Amen. Sino po ang pinagpala? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang ating salita ng Panginoon sa Matthew chapter 20, verse 1 to 14. Matthew chapter 20, verse 1 to 14. Amen. Sa Tagalog, kapatid. Amen. Sabi-sabi po natin basahin, mga kapatid. Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan, na lumabas pagka umagang umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang dinaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. At siya'y lumabas nang malapit na ang ikatlong oras, ay nakita niya ang iba na sa pamilihan na nakatayong walang ginagawa. Verse 4, at sinabi niya sa kanila, magsiparoon din naman kayo sa ubasan at bibigyan ko kayo ng nasa katuwiran. At nagsiyaon ang kanilang lakad sa ubasan. Nuabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na ika-anim at ika-siyam at gawin din ang ginawa. At nuabas siya nang malapit na ang ika-libang isang oras at nakasumpong siya ng iba na nakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo'y nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? At sinabi niya sa kanila, sapagkat sino may walang upa sa amin? Sinabi niya sa kanila, magsapirito din naman kayo sa ubasan. At nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila. Na mula sa uli hanggang sa mga una. 9. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang ikalabing isang oras, ay tumanggap ang bawat tao ng isang dinaryo. At na magsilapit ang mga nauna, at ang naisip nila ay magsisitanggap sila ng higit, at sila ay nagsitanggap din ng bawat tao ng isang dinaryo. At nang kanilang tanggapin ay nangagbulong-bulungan, bulong-bulong laban sa puno ng sambahayan. Nang nagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y ipinantay mo sa amin na aming binata ang hirap sa maghapon at ang init na nakasusunog. Dadapat siya'y sumagot sa kanila. Sinabi sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring. Hindi baga nakipagyari ka sa akin sa isang dinaryo? Kunin mo ang ganang iyo at tumayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Pagpalain ng salita ang Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos, patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. Mabuti ka po, Panginoon, sa buhay na bawat sa aming Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, lumalapit kami, Panginoon, sa iyong harapan. Bukas ang aming buhay, Panginoon, O God. Lord, pangunahan niyo kami, Panginoon, O God. Buksan niyo, Panginoon, ang aming spiritual hearts, Panginoon. Buksan niyo, Panginoon, ang aming spiritual mind upang marinig namin ang kapayagan ng salita. At dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng iyong lingkod, Panginoon. Gawin mo lamang po ang instrumento ng iyong salita, Panginoon. Bagamat di namin alam ang aming sasabihin, Panginoon, bibili mo, God, na kasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala namin, Panginoon, ng iyong mga salita sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, gayon din, Panginoon, dulutan mo kami, Panginoon, ng pusong dalisay, Panginoon, O God, na handang tanggapin ang iyong mga kapahayagan sa buhay namin.
Sa iyo po ang lahat ng dalangit kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumupo. Amen. Ang ating pong binasa ay patungkol po sa parable of the workers in the vineyard. Vineyard? Vineyard. 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 At talagang vineyard. Ayun, kasi vineyard yung alam kong bande. Amen? At ang vineyard na binabanggit dito ng Panginoon ay ang kaharian din ng Panginoon. Amen? Sino pong naniniwala na tayo'y nasa ubusan ng Panginoon sa mga oras na ito? Amen? Sino pong naniniwala na tayo'y nasa matabang lupa? Amen? At ang nais ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay mag-dwell. Tayo ay magpakalalim sa matabang lupa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At nais ng Panginoon sa buhay natin ay matulad tayo sa mga tinatawag ng Panginoon. Amen? At ang kaharian ng Diyos ay tumutukoy din to sa tulad natin, mga tinawag ng Panginoon. Sino po naniniwala na may panawagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Amen? Ang tunay na karoon ng relasyon sa Panginoon, mangyayari ang panawagan sa buhay niya. Amen? Ang lahat ng tumanggap sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Unang-unang po yun. Amen? Kaya nga sabi po ng John 3:16, ang sino mapang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? At kung pag-uusapan po natin ang ating topic, meron po ditong tinatawag na landowner o yung tinatawag na may-ari ng ubasan. Amen? Lumabas siya at nakita niya yung mga manggagawa. Amen? At kinausap niya, lumabas ka. Humayo ka. At uupahan kita ng 1 denaryo upang magtrabaho sa aking ubasan. Amen? At gumawa ang bawat isa. At pagkatapos noon ay lumabas din ang landowner. Unang niya nakita yung mga nasa palengke. Ano, yung nakatayo lang, tambay. Amen? Tinawag niya, kinausap din, halika, sumama ka sa akin. Amen? At ika'y gagawa dun sa aking ubasan. Pangalawang nakita niya ay yung nakatambay din, ngunit nag-aantay siya. Amen? Ang sabi niya, walang nagsasabi sa akin, walang umaaki sa akin upang ako'y magkaroon ng trabaho. Amen? Kaya sinabi sa kanya ng landowner, sumama ka sa akin, i-hire, at bibigyan kita ng karampatang bayad sa iyong pagtatrabahuan. Amen? Mga kapatid, yung binasa po natin kanina, mga kapatid, ay nagpapahayag lamang na bilang anak ng Panginoon, mga kapatid, ay tinawag tayo ng Panginoon para sa isang gawain. Amen? Ano po ba yung gawain natin, mga kapatid? Yung tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, tayo tumanggap sa Panginoon, tayo naglilingkod sa Panginoon, tayo ay nabibilong sa isang local church. Amen? Sino po magsasabi ang local church na to ay para sa Panginoon? Amen? Alam niyo po, ang church, wala po tayong tinataas sa pangalan ng simbahan, mga kapatid. Meron po ba kayo nakikita? Wala po, no? Ang nakikita niyo lang po dito ay Panginoon ng Jesus. Amen? Sa isang church po, hindi po natin tinataas ang pangalan, kundi ang pangalan naman ng Panginoon. At narito tayo, mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon dito sa ubasang ito upang upahan din tayo ng Panginoon. Amen? Unang-una, dahil tayo niligtas niya, sabi po ng Ephesians 2:8-9, for it's by grace, amen? Ang bawat isa ay nakatanggap ng kaligtasan, regalo ng Diyos ang kaligtasan, mga kapatid. Amen? Kahit anong bagay ang gawin mo, anong klaseng profession ang inabot mo o pera ang kinita mo, mga kapatid, ang kaligtasan hindi ito kayang bilhin ng sinuman. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? At ito'y hindi sa inyong sarili. Amen? Maging ang pananampalataya natin hindi sa ating sarili, mga kapatid. Marami doon tayo hindi pa nakakilala sa salita ng Panginoon, maging sa Panginoon. Marami tayong kanya-kanyang pananampalataya. Totoo ba yan, mga kapatid? Hindi, hanggat ako'y hindi nakaka-agrabyado ng tao, mabuting tao ako. Amen? Marami nang sasabi, hanggat hindi ako gumagawa ng masama, ayan ay pananampalataya sa sarili naman. Pero ang nais ng Panginoon sa buhay natin, ang pananampalataya natin ay manggaling sa Kanya. Sabi po ng Hebrews 11:1, the author and the finisher of faith is Jesus Christ. Amen? At walang pwedeng lumapit sa Panginoon na hindi ka nananampalataya. Amen? Sa Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith.
Kaya nais ng Panginoon sa atin, sumampala tayo sa Kanya. Amen? Kung wala ang kaligtasan sa buhay natin, mga kapatid, sapagkat wala tayong pananampalataya sa Kanya. Amen? At kaligtasan, sabi po na Ephesians 2:8-9, ay ito ay hindi kayang bilhin ng sinuman. At walang pwedeng gumawa ng ibang tao o sinuman para sa atin, para sa kaligtasan. Walang iba kundi ang Panginoon lamang. Amen po ba? At may kinalaman ang personal nating buhay upang tanggapin ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon. Sino po rito ang handang tumanggap ng kaligtasan ng Panginoon? At sino na po yung mga ligtas dito? Amen? Amen? Tayo po ay niligtas ng Panginoon. Amen? Kaya ang nais ng Panginoon sa atin, bilang tayo ay mga niligtas ng Panginoon, kailangan tayong tawaging mga workers of God. Amen? Mga laborers. Amen? Sino ba rito yung mga workers? Laborers. Amen. Naniniwala ako, pag sinabing workers ka, laborers ka, meron kang kayang gawin. Amen? Meron bang hiner na walang kayang gawin o walang gagawin? Meron ba kayo nakita nun? Amen? Hiner mo, no? Ang taas ng sahod, ang taas ng posisyon. Maghapon ako po, walang ginagawa. Meron bang ganun? Ibig sabihin, pag laborers and workers, sabihin mo nga sa kapatid, sa katabi mo, may gagawin. May gagawin tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? At hindi papayag ang Lord na wala tayong gagawin para sa Kanya. Amen? Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, for we are workmanship. Sabihin niyo nga po, workmanship. Workmanship of God, created in Christ Jesus unto good works, which God had begun ordained that we should walk in them. Amen? Lumalakad tayo sa Panginoon at ginagawa natin ang kalooban niya. Amen? At ang paggawa natin ng kalooban niya ay sinasabi na Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? Sino po rito yung mga puyat? Sino po yung medyo... Sino yung galing trabaho? Ah, wala. Wala yung galing trabaho. Ah, meron pala. Meron. Glory to God. Amen? Sabi po ng Nehemiah 8:10. Tama po yung pass. For the joy of the Lord is a strength. Sabi mo sa katabi mo, the joy of the Lord is our strength. Amen? Sino po nakaranas kong linggo na maraming problema? Pero, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan siya, naglilingkod. Amen? Kaya nga, ang paglilingkod at pagpili ng paglilingkod sa Panginoon, sabi ng isang awitin, it doesn't depend on the circumstance. Amen? Sabi mo nga, it doesn't depend on the circumstance. The strength of my arms and my voice. It doesn't depend on the way I feel. We will serve the Lord. Amen? Sino po nakakaranas minsan eh, lugmok na lugmok ka na, parang wala ka lang dahil nangihina ka. Pero dahil may tumawag sa iyong kapatid, hello, kamusta ka kapatid? Amen? Para kang sinilaban. Alam niyo po yung gasol na naiwanan ng bukas? Di ba? Pag may inexor, liyab ka agad. Amen? Sino po sa atin nakakaranas na parang ayaw mo na maglingkod? Pero may nangungusap sa sarili mo. Tumayo ka dyan, maglingkod ka. Amen? Amen? At ang bawat isang yan, ginagawa ngayon ng bawat isa sa oras na to. Amen? Marahil ang bawat siguro dapat ay natutulog. Amen? O kaya kachat si misis, kachat ang mga anak. Pero mapalad tayo mga kapatid dahil tinupad natin ang salita ng Panginoon. Sabi po ng Matthew 6:33, basahin po natin ang sabay-sabay. Ayan na po. Matthew 6:33. Amen? Ano po yan, mga kapatid, sa buhay po natin? Basahin po natin, but seek first His kingdom and His and all these things shall be yours as well. Amen? At lahat ay ibadagdag ng Panginoon. Amen? At ang nais ng Panginoon bilang workmanship of God, ay handa ba tayong magpaturo sa Panginoon? Amen? Sabi po ng Isaiah 64:8, we are the clay and God is the potter. Amen? Siya po yung magpapalayo at tayo yung putik. Amen? Ikinumpara po tayo ng Panginoon sa isang putik. Sabagay, totoo naman po yun. Tayo po ay galing sa alabok. At tayo galing sa alabok, hiningahan ng Diyos, nagkaroon ng buhay. At ang buhay na binigay sa atin ay libre. At may free will pang kasama.
Amen? Pero ang nais ng Panginoon, may free will din tayong sumunod sa Kanya. Amen? Sabi po dyan, ngunit ngayon, O Panginoon, Ikaw ang aking Ama. Kami ang malagkit na putik. Sino po yung malagkit? Malagkit na putik. Alam niyo po may malagkit? Di ba? May pagkaing malagkit ha. Diba? Pag ano, yung pag inihila mo, may tumutuloy pa parang pizza, no? Kalamay. Amen? Malagkit talaga. Sabi niyo, may kapit. May kapit niya. Tayo'y malagkit na putik at ikaw ay magpapalayo sa amin. At kaming lahat ay gawa sa iyong kamay. Sino po nasasabing tayo gawa ng Panginoon? Amen? Kaya hindi totoo yung sinasabi ng siyensya na biglang sulpot na lang. Amen? Lahat po ay ginawa ng Panginoon. Ayon sa kanyang will, ayon sa kanyang kagustuhan. Amen? At ang lahat na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid Panginoon, may kinalaman ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may kinalaman si Lord. Amen? Amen? Kaya, pag may nangyayari sa buhay natin, anong gagawin natin? Magtanong tayo sa Lord. Lumapit tayo sa Lord. Amen? Hindi yung magmamaktol ka, hindi yung pupunta ko kanina ng albularyo, magtatanong, magpapatawas ka ba? Amen? Pag may sakit, tinawag si mga albularyo. Si mga kepweng. Pero ang nasa ang Panginoon, pag may problema, nakakalungkot, mga kapatid, meron akong nabalitaan na naman sa damam, nagbigting nurse. Nabasa ko sa Facebook. Nagbigte. Amen? Ang problema, mga kapatid, ay wala. Sabi nga ng turo ng ating pastor ay, wala tayong karapatang umahok ng problema, mga kapatid. Ang problema natin ay problema yan ng Diyos. Ang naas lamang natin ay magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Huwag natin sasarilinin ng problema. Pag umaharap tayo sa problema, tumingin tayo sa Panginoon. Lord, hindi ko kakayanin ang problemang to. Nang wala ang kalakasan mo sa buhay. Amen? Kaya sa buhay natin, malaki ang kinalaman ng Diyos. Amen? Glory to God po. At ang sabi rin po ng Isaiah, 1 Corinthians 3:8, He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. Amen? Ngunit ang nagtatanim at nagdidilig ay isa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Lahat po ba tayo ay nagpapagal sa Panginoon? Amen? Alam niyo po lahat ng pagpapagal natin sa Panginoon. Sabi rin po yun ng 1 Corinthians 15:58, kung ito'y kalooban ng Diyos na ginagawa mo, hindi mo pumunta sa walang kabuluhan. Amen? Wala pong pinagkaiba yan tulad po rito. Kayo'y nagtatanim, kayo'y nagdidilig, pero ang Panginoon ang bibigay ng ikawulan niya. Ang mahalaga sa buhay natin, mga kapatid, gumawa tayo ng gumawa ng kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen? Kaya, ang pinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, ay maging yung church. Amen? Tayo po yung church. Amen? Yung building, eh na yung material. Pero yung tunay na church, ay yung tayo. Amen? Ang bawat isa. Yung katabi mo ay ng church. We belong to a church. Tayo po yung church. Amen? Kaya sabi ng Lord kay Peter, sabi sa Matthew 16:18, Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sino po naniniwala kung tayo na Kristo, walang pwedeng lumaban para sa atin. Amen? If God is for us, Amen. Kaya mga kapatid, ano man yung banta sa labas diyan, huwag niyong ikatakot diyan. For we walk by faith and not by sight. Sino po lumalakad sa pananampalataya rito? Amen? Bagamat bawal, sabi nila, pero we walk by faith. Amen? We walk by faith that God is with us at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Kaya nais ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, ay tulad ng ipinagkatiwala ng Lord kay Peter, I will build my church, sabi ng Lord kay Peter. Sino po handa maging bahagi ng church? Amen. Ay, pinagpala po ng Panginoon ng church na to, mga kapatid. Munti-unti niya tinatawag ang kanyang mga lingkod. Munti-unti niya tayong dinadagdagan. Hindi tayo nagpaparami para dumami, mga kapatid. Nagpaparami tayo upang maging totoong manggagawa ng Panginoon. Amen. Every believers will become leaders. Sino po dito mga believers?
Amen. Sino pong papayag na believer ka lang? Who will believe na magiging leader ka? Sabihin nyo nga po, leader tayo. Amen? At ang pinapagawa ng Panginoon sa atin ay i-lead ang mga tao pabalik sa Panginoon. Amen? Kaya, sino po rito yung naimbitahan lamang? Taas ang kamay. Huwag nyo sabihin wala nag-invite sa inyo, kayo nakarating dito. Amen? Yan, imbitahan. Maging ako, inibitahan din ako dati. Ibig sabihin, may ginamit ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sabihin mo yung katabi mo, salamat sa buhay mo, kapatid. Amen. Amen? Maraming story dito, nagkakilala lang sa cellphone. Nagpa-load lang. Nagkakilala na. Brad, naghahanap ako ng ano. Meron naman dito, ang istorya, nagkatagpo lang dalaw, nagkatingin na, nagpapakiramdaman. Ano ba to? Antayin ko kung Pinoy to. Nagsalita, ay, Pinoy pala. Nag-amoyan muna. Ah, Pinoy nga. Teka lang. Baka iba-amoy nito. Kailangan kaparehas ng amoy ko. Ibig sabihin, parehas ba ng spirit? Amen? Kaya sabi po ng 1 John 4:1, try the spirits. Amen? Nasusubukan niyo po ba ang bawat ng isa na we have the same spirit of God? Amen? Sino po nakakakilala sa isang Kristiyano? Alam niyo po mga kapatid, kapag totoo ang pagtanggap natin sa Panginoon, totoo tayong gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Pag nakita mo ang isang tunay na Kristiyano, mga kapatid, lakad pa lang yan. Ah, Kristiyano to. Amen? Sino po nakaranas ng ganun? Nakita mo siya, totoong Kristiyano, nagliliwanag. Parang kakaiba to. Amen? Naalala ko noon, okay, bata pa sa Panginoon. At mas bata pa. Amen? Nagtataka ako sa mga, ano yung mga kuya-kuyahan ko noon. Dala yung Bible, nakatake, naka-slacks. Amen? Pupunta lang sa bahay namin. Eh, yung bahay namin, butas-butas. Nagpita, yung baho pa. Pag nag-sear yung kabilang bahay, makaamoy din nila. Pero dala yung Bible. Bubuklat nila, upo sila. Magbabahagi lang sila ng Diyos. Nagtataka naman ako. Bakit kaya ganito itong mga taong ito? Ba't ako pinag-aaksay ng panahon ito? Dahil natanggap nila yung biyaya ng Panginoon sa buhay nila. Amen? Tayo ba mga kapatid, na ba tayong gawin ng bagay na yun para sa Panginoon? Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag ginawa mo ito sa akin mga kapatid, if you do this to our brothers and sisters, you do it as for the Lord. Amen? Kapag ang ginagawa mong isang bagay sa kapatid, ay ginagawa rin natin ito sa Panginoon. At higit sa lahat, yung pag, kung meron tayong pag-ibig sa Diyos, magre-reflect nito sa pag-ibig sa mga tao. Amen? At isang katunayan, ang pagpapatunay ng pag-ibig natin sa tao, ay hindi yung bigyan natin siya ng material na bagay, alokin natin siya ng opportunity, hindi lang yun, mga kapatid. Ang tunay na unang pag-ibig na pwede natin ibig isang tao, yung kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi sa Matthew na, anihin ng isang tao ang yaman ng mundong to. Kung ang kapalit naman ito yung kapamakan niyang kaluluwa. Amen? Meron bang pwedeng ibayad sa ganung bagay? Amen? Kaya nga yung namatay yung mayaman, at si Lazarus ay nasa piling ni Abraham na mayaman ay nandun. Nagnangalit ang ngipin. Uhaw na uhaw, naghihirap. At sumisigaw siya, Amang Abraham! Maaari mo bang idot-dot ang iyong daliri sa tubig sapagkat ako'y uhaw na uhaw rito? Pero ang sabi ng ni Abraham sa kanya, may balong na mamagitan sa atin upang nandito hindi makaparihan at ang nandiyan ay hindi makapunta rito. Amen? At ang sabi ng mayamang nasusunog sa impyerno. Pwede bang buhayin mo si Lazarus? As para praise na lang. Upang pangaralan pang aking mga kapatid. Sapagkat ayaw ko silang mapunta rito. Amen? Pero ang sabi ni Amang Abraham, kahit mabuhay ang mga patay at magpahayag sa kanila, hindi sila maniniwala kung hindi nila kayang paniwalaan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kahit anong miracle ang makita natin, pansamantala lang paghanga yan kung hindi ka mananampalataya sa source of miracle. Amen? Sa kanyang salita. Kaya napakalaga mga kapatid, kainin natin ang salita ng Panginoon. Amen? Sino po naniniwala na ito ang pagkain natin? Amen? Matthew 4:4? Sabi ba na Matthew 4:4? Basahin po natin mga kapatid. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos.
Mga kapatid, hindi lang po tayo mabubuhay dahil sa reals o trabaho natin, mga kapatid. Ang totoong bumubuhay sa bawat buhay natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Amen. Pangalawang bagay po, mga kapatid, na nais kong ibahagi ay Matthew 10:10. Amen? Tulad po bang ng mga workers na tinawag ng Panginoon, sino po handang aminin na tayo manggagawa ng Panginoon? Amen? Kung tayo manggagawa ng Panginoon, hindi po tayo boss. Ano yung sabi mo sa kapatid? Si Lord ang boss. Amen? Kasi mayroong tinatawag na may tinatawag na laborers, workers, pero minsan sila yung boss. Ibig sabihin, sila ino-overcome nila yung power. Ino-overcome nila yung authority. Amen? Pero bilang hinahired ng Panginoon, tinawag na pa, we are servants. Sabihin nyo, servants. Lahat po ba tayo handa maging servant ng Panginoon? Amen? Mahirap po ang karapatan na maging servant, mga kapatid. Isa na po example na tinuturo ni Pastor. Kung kailangan kitang ipaglaba, ipaglalaba kita, makatin ka lang ng gawain ng Panginoon. Amen? Kung kailangan ko ipagplansya kita, ipagpaplansya kita. Kung kailangan yung kakainin ko, kunwari kumain na ako, sige, kumain ka. Handa niyo pong gawin yan para sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng Luke 16:13, no servant can serve two masters. Amen? Hindi tayo pwede malingkod sa Panginoon na maging sarili natin ay master din. Amen? Yung sarili natin yung nangingibabaw sa Panginoon. Amen? Kaya, ang mga lingkod ng Panginoon, ito yung kanilang ginagawa sa Matthew 10:7-20. Ito, mahirap to eh. Pero nagagawa nito dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kung sisimula natin sa Matthew 10:7-20, na inutusan ng Panginoon ang mga kanyang disipulo na no bag for journey, no sandals, no stop. Marami sinasabi rito eh. Verse 7-12 na lang. Amen. Ito ang kalagayan ng mga naglilingkod sa Panginoon. Matthew 10:7-14. Ay, kabila pala. Samantalang kayo nangaglakad, ay mga sipangaral kayo nagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Amen? Alam niyo po itong salitang to. Matagal na po ito sinabi ng Panginoon. Eh. Amen? For the kingdom of God is drawing near. Sino mo naniniwala? Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pero sinabi ito ng Panginoon, buhay pa siya. Amen? 2,000 years ago. Pero nais ng Panginoon, maging handa tayo. Sino po ang handa? Amen. Ang nais ng Panginoon, kaya niya sinasabi yung bagay na yan ay para maging handa tayong maglingkod sa Kanya. Amen. I was blessed sa sinabi ni Pastor na hindi siya napapagal. Hindi siya napapagod sa kanyang paglilingkod. Dahil sa bawat oras ng kanyang paglilingkod, ng kanyang buhay, iniisip niya na darating na ang Panginoon. Ganun pala ang sekreto sa paglilingkod. Amen? Lagi nating iisipin na paano pag dumating ang Panginoon? Paano pag dumating ang Panginoon, wala tayo sa kalooban ng Panginoon? Nangihina tayo. Dumating ang Lord, tinatamad tayo. Dumating ang Lord, ayaw natin maglingkod. Pero nais ng Panginoon, pinapaalala niyo yung kanyang salita. Ito po, ang kaharian ng langit ay malapit na. Amen? Magpagaling kayo ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Amen? Manglinis kayo ng mga ketong, mga pagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Amen? Kaya darating ang panahon, mga kapatid, kung ano yung bagay na ginagawa sa inyo ng lingkod ng Diyos, sahit sa gusto natin, mga kapatid, gagawin din natin yan. Kung naranasan mong sinusundo ka, pinapakain ka, ini-encourage ka, inaalalayan ka, darating ang panahon, yung bagay na ginawa sa inyo ng lingkod ng Panginoon, gagawin mo rin to sa iba. Sino po ang handa, mga kapatid? Amen? Huwag kayong mga magbawon ng ginto, kahit pila, kahit tanso na inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit dalawang tunika. Ano po yung tunika? Tunika kahit mga pangyapak o tungkot sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Ibig sabihin daw, mga kapatid, wala pong totoong naglingkod sa Diyos na ginutom ng Panginoon. Meron ba nagugutom dito? Amen?
Wala pong likod ng Diyos na mamamalimos. Walang likod ng Diyos na maghihirap. Amen? At kung ngayon naglilingkod ka sa Panginoon, nahihirapan ka, sabihin mo, may future tayo sa Lord. Amen? Ang future natin, hawak ng Panginoon niya, nasa Panginoon. Amen? Sabihin mo, ang future natin ay nasa Lord. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a future." Life verse ko po talaga yan. Amen? Naalala ko pa noon nang ako'y ordinero pa. Amen? I believe, Lord, may plano ka sa buhay mo. Amen. At nais na ng Panginoon sa buhay natin, tulad ng mga manggagawa, pagkatiwalaan tayo ng Lord sa maliit na bagay. Amen? At darating ang panahon sa malaking bagay, pagkakatiwalaan ka rin ng Panginoon. Sino po sumasahod dati nang sabihin na natin, kanya-kanya na lang, sabihin natin sumasahod sa Pilipinas, 5,000 pesos. Pero pinapromote ng Lord. Amen? Kasi mga kapatid, naging katiwala tayo ng Panginoon. Amen? Kaya maraming nag-aasam na lumaki ang sahod. Kaya yung iba sumasali ng ano? KMU? Ano yun? Union! Sige, mag-union na lang tayo para lumaki ang sahod natin. Pero alam niyo po, ang sikreto po dyan, kung totoo ang motibo mo sa paghawak ng trabaho para sa Panginoon niya, mga kapatid, ipopromote ka niyo. Amen? Palalakayin niya ang sahod niyo. Amen? Dahil alam ng Lord, gagamitin mo para sa Kanya. Amen? Sino po dito'y nangangarap? Pag ako nagkapangarap, gusto ko ng kotse para gagala ako. Pag ako nagkaroon ng pangarap, gusto ko malaking lupa para meron akong ano. Pag gusto ko ng maraming damit, gusto ko ng maraming ano, yung restaurant para may pagkain. At the end pala, puro gusto niya, hindi kasama yung Lord. Pero sino po nagsasabi dito na dapat kasama ang Lord sa lahat ng plano natin sa buhay? Amen. I was blessed, meron po nagsabi sa akin kapatid, pangarap niya magkaroon ng malaking lupa. At kung pwedeng tayo ng church yun, magandang tayo ng church yun. Amen. May pangarap ka kasama ang Panginoon. Pero totoo, ang Diyos na nagbigay sa iyo ng ganung pangarap. Amen? Kaya bago mo pa sabihin yan, ang Diyos na nagbigay sa iyo yan. Amen? Kaya sa pangarap natin sa buhay, dapat una pa rin ang Lord, kasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya, Matthew 6:19-21, "Lay not up yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal." Huwag po tayong mag-ipok ng mga kayamanan sa lupa. Sino po naniniwala na ang bawat labors natin sa Panginoon, work natin sa Panginoon, ay nag-iipok tayo sa langit? Wala po ba? Amen? Na bawat paglilingkod natin sa Panginoon, naghahanda ang Panginoon para sa ating titirahan doon. Sabi ng Panginoon, ako'y puparoon. Paparoon. 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 Upang ipaganda ko kayo ng inyong matutuloyan, yung mansyon. Amen? Yung mansyon natin dito sa lupa, sa Pilipinas, mga kapatid, iiwan din natin yan. Amen? Kaya mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin ay, "Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life." Sabi po ng John 6:27. Amen? "Do not work for food that spoils." Nabubulok. Amen? Lahat ng cellphones, mga kapatid, kahit ang iPhone 106 na yan, kung iPhone 6 ngayon, umabot ng 106 yan, mga kapatid, lilipas at lilipas yan. Pero nais ng Panginoon sa atin, "But for food that endures to eternal life." Amen? Kaya pala ang isang Kristiyano, totoong Kristiyano, mga kapatid, lahat ng bagay na ginagawa niya, laging may kinalaman sa eternal na buhay, sa eternal life. Amen? Kahit tatrabaho ka, kahit kumakain ka, kahit patungkol sa pamilya pa, patungkol sa may mga anak, kahit patungkol sa may asawa, pero in everything, it belongs to God. Amen? Kaya mga kapatid, ay sabi mo sa tabi mo, bawi-bawi din sa paglilingkod pag may time. Amen? Pag may time, ha? Pero pag-uunahin yung Lord, hindi pag may time, eh. Pag-una talaga ang Lord, hindi mo sabihin pag may time lang. Gagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng time. Amen? Eh iba, imbis na matutulog na, "Hindi, sige, gagawa ko." Yung iba, yung kagabi, na-bless po ako sa buhay ni Kuya, yung chef po sa pancake. Ginawa niya ng paraan yung isang kasama niya para makasama sa atin. Amen? O sige,
Yung karelyebo mo, pag-straighting ko ngayon, bukas pa mag-i-straight. Amen? At least, naka-fellowship natin siya kahapon. Amen? At nakakasama natin sila every Tuesday, yung mga Pancake Brothers. Amen? Pag Friday naman, mga Yamama Brothers. Tsaka, ano, yung plastic manufacturing. Glory to God po sa buhay ninyo, mga kapatid. Sipin nyo po, sa iba't ibang parte tayo ng Pilipinas nagka-sinabog ng Panginoon, dito tayo nagsama-sama. Amen? Alam nyo po yung matchstick ba yun? Yung laro ng pambata, yung puro stick, tapos pick-up stick, sinabog ng gano'n. Pero sabi-sabi tayo pinikap ng Lord dito. Amen? Sino magsasabi si Kuya Nestor eh? Kuya Nestor, kasama ko sa kumpanya to before eh. Sa previous comment, si Kuya Rex, magkakasama pa kami sa isang kumpanya sa Pilipinas. Nagkita-kita kami sa Lord. May plano ang Diyos. Sabi mo, may plano ang Lord. Amen? Kaya mga kapatid, ay nais ang plano sa buhay natin ay sabi po na First Corinthians 4:12. Sino po rito yung may mga kamay? Taas nyo pa yung mga kamay. Yan, yung mga kamay na yan. Alam nyo po ba yung mga kamay na yan? Kompleto? Sa pundaliri? Sa pundaliri pa, Kuya Arnel. Taas mo, Kuya. O, tingnan nyo, sa pundaliri pa, di ba? Sa pundaliri, mga kapatid. Instrumento ng kami ng Panginoon yan upang pagpalain ka at purihin mo siya. Amen? Kaya po sabi ng 1 Corinthians 4:12, we work hard with our own hands. Amen? When we are cursed, we bless. When we are persecuted, we endure it. Amen? At kami nagpapagal na nagsasapagawa sa aming mga sariling mga kamay. Bagamat inuupasala, curse. No, sinusumpa. Ang lalim. Ngayon ko lang ito narinig. Bagamat sinusumpa, kami namay na nga magpapala. Kaya mga kapatid, tinan nyo po yung mga totoong alak ng Panginoon. Pag nagtatrabaho yan, pinopromote ng Panginoon yan. Kahit anong klase paninira at politika, mga kapatid, walang magagawa yan. Kasi meron ang Panginoon. Amen? At sabi rito, bagamat pinag-uusip, pero mayaman ng biyaya ng Panginoon, nakakapagtiis tayo. At napagtatagumpayan natin. Amen? At isa pa pong bagay dito, mga kapatid, ay pangako ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, bakit ka nabagit ka na yung kamay? Tayo yung mga gawa ng Panginoon. Sino po handa magpagamit sa Panginoon? Amen? I encourage you, mga kapatid, in everything, magpagamit tayo sa Panginoon. Ito, marami ko pong binanggit to sa inyo, mga kapatid, na ang aking kanang tenga hindi nakakarinig talaga. Ever since high school ako. Pero nang unang pagkakataon na makita ko music ministry, sabi ko sa puso ko sa Panginoon, Lord, turuan mo ako ng bagay na yan pag-ilig ko lang kita. Amen? Totong-totoo sa puso ko yung bagay na yan. At pinatunayan ko sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, nakita ng Panginoon sa buhay ko na, glory to God, mga kapatid, ang hirap mag-aral nung una. Yung tunog ako, ha? Dahil hindi ko matanda ng tunog. Dahil ang hirap. At pangalawang bagay pa nun, mahirap din ako makapag-usap. Sapagkat pag nasa kanang bahagi ka, hindi kita mapapansin talaga. Pero alam niyo po, tinuruan ako ng Panginoon magkaroon ng endurance. Amen. Natutunan rin ako humarap sa tao yung in terms of binabasa ko yung bidig. Amen. Para nagkaroon ako ng radar, parang lahat napunta sa kaliwa. Pero alam niyo mga kapatid, kung ano po yung kakulangan natin, mga kapatid, pupunuan ng Panginoon. Amen. Kaya sino po dito yung may dalawang tenga? Amen. Wala pong dahilan para hindi tayo umawit o magpuri sa kanya. Amen? Kaya nga, isang example na po si Pastor Nick. Basta si Bucci. Hindi ko ma-pronounce. Isa siyang walang paa, walang kamay. Meron lamang siyang isang parang maliit na daliri dito na malapit sa kanya singit. No? Bucci-sik, no? Pero mga kapatid, ginamit ang kanyang tinig, ang kanyang boses upang i-encourage sa may mga patkamay. Amen? How much tayo, mga kapatid? Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi natin, mga kapatid, meron kang magagawa. Amen? At napakaganda ng pangako ng Panginoon sa Psalms 90 verse 17, kung ang paglilingkod natin, inaali natin sa Panginoon. Sabi rito, may the favor of the Lord, Psalms 90, 17. Awit, 90, 17. Awit, 90, taba na.
Ayun pala. Ayan. At sumasa amin nawa ang kagandahan ng Panginoong aming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo. Sino po naniniwala na anuman ang hawakan ng ating kamay, magpapalain ng Panginoon. Amen? Kaya pagtotoo yung buhay natin sa Panginoon, mga kapatid, kahit anong hawakan yan, kahit sino pa yan, pag ginawa ka natin, kinamayan mo, lumalambot ang puso. Amen? Pag ginawa ka mo isang bagay, pinagpapala. Amen? Sino po nakaranas niyan, mga kapatid? Amen! At sino pong gusto pang maranasan yon? Maglingkod lang po tayo sa Panginoon. Amen. At ang pangako ng Panginoon sa Psalms 128, verse 1 to 4. Sino po dito yung mga laborers ng Panginoon? Laborers. Laborers, taas mo ang kamay. Manggagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan, taas ang dalawang kamay. Amen. Ito po yung pangako ng Panginoon sa buhay natin. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang daan sapagkat iyong kakainin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng... Ano niyo po yung puno ng ubas? Pag namunga yan, limpak-limpak. Baga sa real, limpak-limpak. Amen? May tamang word po doon pas eh. Hitik na hitik? Hindi. Kumpol-kumpol. Kumpol-kumpol. Sino po gustong maniwala, naniniwala sa Panginoon na anuman ang hawakan mo ay magbubunga ng kumpol-kumpol? Amen? Kumpol-kumpol. Sa mga pinagkalooban ng iyong bahay, ang mga anak mo ay magiging parang puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Ibig sabihin, yung magiging mga anak at mga anak ay magiging pagpapala sa kanila. Sino po rito may mga anak na? Sino po naniniwala sa inyo na ang anak din niyo ay pagpapatuloy ang inyong paglilingkod sa Panginoon? Amen. Sila po yung next generation. Amen? Next generation. Much greater pa ang ipapagawa ng Panginoon sa buhay nila. Kaya mga kapatid, sa mga magulang at sa mga mag-asawa, mga kapatid, at sa kokopolen, next in couple, maglingkod na tayo ngayon. Soon will come. Aanihin natin. Amen? Narito. Ayun, ganito nawa pagpapalain ang tao na natakot sa Panginoon. At ang last two verse ko po, Hebrews 6:10. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Amen. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sino pong umiibig sa pangalan ng Panginoon? Amen. Di ba lahat ng bagay ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon? Amen? Sabi ng Lord yan, hindi liko ang Panginoon upang limutin ang iyong mga gawa. Amen? At ang last verse ko na po ay 1 Timothy 4:10. That is why we labor and strive because we have put our hope in the living God who is the Savior of all people and especially of those who believe. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay. Sino po may pag-asa? Nakinig na po ang pag-asa natin? Sa Panginoong Jesus. Sa Diyos po ang lahat ng upuriyan. Praise the Lord. Napakagandang mensahe ng Panginoon. Palpakan po natin ang Panginoon sa buhay ko ito. The parable of the workers in the vineyard. Amen? Ito po yung tanghaga ng mga manggagawa ng Panginoon sa ubasan. Tayo po yun, mga kapatid. Tayo po yung tinutukoy, mga kapatid. Tayo po yung manggagawa sa ubasan, sa ministry. Amen? At napakaganda po ng kwento, mga kapatid. Ang Diyos ay tumawag on the 3rd hour, 6th hour, 9th hour, and 11th hour. Iba't ibang panahon, iba't ibang edad, iba't ibang antas ng pamumuhay, iba't ibang edukasyon. Amen? Ito po yung tinutukoy ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen?
Ngunit gusto ko mag-focus doon sa Matthew 20 verses 11 to 16. Dahil dito po na-emphasize ng Panginoon kung paano yung mga tinawag niya ay responde according to their heart. Amen? Dahil doon sa verse 16, and the last will be the first, and the first will be the last. Ito po yung sabi ng Panginoon. Ito po yung kwento. And on receiving it, they grumbled at the householder. Yung mga tinawag ng Panginoon nang marahil ay nauna, nahuli. Yung mga nauna, they are expecting much. Pero sila po ay nagreklamo dahil inaasahan nila na on the salary day, sila po ay tatanggap ng, of course, medyo angat ng konti dahil natrabaho kami ng ano eh, ng milya-milya kami eh. Ever since Kristiyano na kami, Lord, ever since, Lord, Kristiyano na kami, mga magulang ko, Kristiyano kami, hanggang sa oras na ito, na, Lord, Kristiyano ako, naglilingkod ako. Those people who have been called on the third, sixth, iba't iba po, mga una kong tawag. Amen? Pero hindi yun ang sukatan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Hindi po sukatan ng Panginoon yung dahil edukado ka, okay, halika. Mataas ang pinag-aralan mo, sige. Dahil may edad ka na, sige. Nasaan yung may edad? Nasaan po siya? Lumabas lang, umihi. Maganda kung matawag natin para mapabilang sa tinawag ng Panginoon. Amen? Mayroon pong bago. Mayroon pong bago like you, ate. Glory to God. Pero hindi tinignan ng Lord yung luma at bago sa pamamagitan ng period, sa pamamagitan ng tagal ng kanyang paglilingkod o pagiging Kristiyano. Tinignan ng Panginoon yung laman ng puso niya kung paano siya nagre-respond sa Diyos. Mga kapatid, take note. Marahil naglalaro yung isip niyo ngayon, pero ito yung pamantayan ng Lord sa buhay natin. Hindi ko mo matanda ka na dyan sa gawain ng Panginoon, ay ikaw na yung inuluklok ng Panginoon. There's no seniority here. Come on, there's no seniority here. Sinusukat ng Lord ang puso natin. And this is very timely ang message na ito. Because after this, we have a meeting. Amen? There will be a re-strengthening, restructuring of the ministries in the church. And those who are faithful, though they are new, kumakailan lamang tinawag ng Lord sa ministry, but they have response fully to God. Amen. Sabi ng Lord sa verse 16, the last will be the first, and the first will be the last, for many are called, but few are chosen. Everyone is called by God, but only few have been responded to God, and they are chosen ones. They are included in that chosen ones. We are included in the fold, but only few are included in the chosen. Those who have a big heart, yung bukas ang kanyang buhay na maglingkod sa Panginoon regardless of anything, regardless of situation. And the worst thing na nangyari dito is that yung mga nauna sa ministry, naunang Kristiyano, sinasabing, sa Pilipinas pa nga ako, Kristiyano na ako. Don't tell me that. Huwag mong sasabihin sa akin. Ipakita mo ang iyong bunga, ipakita mo ang gawa mo,
bunga na ang pananampalataya mo. Amen? Hindi tayo narito sa ministry para magsabi, ito'y ginawa ko, ito'y ginawa. Makikita sa'yo yun. And the very, mga kapatid, na tinitignan ng Lord sa buhay natin, yung gagaano ka kadedicated sa ministry ng Lord. Amen? Especially, compassion to the lost soul. Ginagawa mo yan dahil para sa mga kapatid, kaluluwa, mayroong kang malasakit. Hindi lang malasakit, mga kapatid. More than that, kasi compassion. Amen? Malasakit na mayroong kalakip na pag-ibig. That is compassion. Amen? Ito po yung tinitingnan ng Lord sa buhay natin. Lord, bukas ang puso ko. Handa ako magpaturo sa iyo. Though late na ako, Panginoon, na nag-response sa iyo. Pero Lord, I want to see to it to make up everything. Lord, magdo-double time ako. Alam niyo mga kapatid, I meet a couple, sila po ay nasa old age na, 59 and 61 yung lalaki. Noon na-meet ko ang mga itong mga bagong Kristiyano, sila po ay nag-double time. Mga kapatid, there's no need for you to sunduin sila, Kuya Ramil. Hindi mo na siya kailangan sunduin. Gawain yan sa church. Alam nila yung activity sa church. Nandyan sila lagi. Nagtataksiya. Wala kang problema sa kanila. Though I know their financial situation, hindi naman ganun kasi mekaniko lang yung ano yung lalaki. Pero grabe, ang heart nila. Talaga nagpagamit sa kanilang hindi murang edad, kundi edad na ganun. Pero grabe po mga kapatid kung paano sila nag-response. Hindi sinukat ng Panginoon dito yung edad. Amen? Ah, late ka na tinawag ng Panginoon. Hindi. Matagal ka na tinawag ng Panginoon. Hindi. Kung gaano ka ka-faithful at obedient sa Panginoon, yun ang pinagbabasihan ng Lord sa buhay natin. Kahit isang buong ka pa lamang Christian, pero buong buo kagaya ni Paul, na siya? May edad na siya, tinawag ng Panginoon. As a matter of fact, kalaban siya ng mga Kristiyano, siya ang napapatay ng mga Kristiyano. Amen? Late na siya, pero yung response niya sa Lord, buong buhay niya, Lord, binigay niya. Just to know you, Lord, iniwan ko na lahat. Kayamanan niya, edukasyon niya, lahat. Para lamang maglingkod sa Panginoon. Pero siya po mga kapatid, ang grabing ginamit ng Lord. Amen? God entrusted him for 13 books in the New Testament. Siya po ang ginamit ng Panginoon sa 13 books. Amen? Naihanda ito. Amen? Ganito po mga kapatid. And only Paul ang pinabigyan ng Lord ng 9 gifts, all the gifts. Lahat ng gifts. Siya po yung hindi mananampalataya. Siya po yung persecutor ng mga Kristiyano. Pero nung siya ay tinawag ng Panginoon, nag-respond siya buong buhay niya. Grabe, in a very short period of time, minold ng Lord ang kanyang buhay. Ginamit ng Lord ang kanyang buhay mightily, powerfully, effectively. At handa siya. Pinakita niya kahit siya ay bugbugin, kahit siya ay patayin, for the sake of the name of the Lord, tatayo siya. Amen? Ito po yung response na natin ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit bagong salta ka sa pananampalataya, ngayon ka lang nakakilala sa Panginoon, kung bukas ang buhay mong sumunod sa Panginoon sa bawat salita, naniniwala ka. At sinisikap mong sumunod sapagkat naniniwala ka nga na yan ay buhay na salita ng Diyos. Imumold ka ng Panginoon. There's no need to wait for you for 10 years, 20 years para ikaw ay isang lingkod ng Panginoon. Ang pagiging lingkod ng Panginoon is hindi man-made. It is from God. Amen?
Remember the system of God, Socratic system ang kanyang system spiritually. Amen? From Him down. Amen? We cannot reverse that system. People reverse it democratically. But God remains on this system geocratically. Amen? Siya po yung mauna. That is why we have John 15 verse 5 that apart from Him, we can do nothing. We have that dependency from Him. Amen? Nandun lagi yung ating reliance sa Diyos. Hindi natin magagawa ang mga bagay-bagay kung wala siya. Every time and then, we come to Him. Mga bagay na iniisip natin, we pray. Na-meet natin si kapatid, we pray. Why? Hindi natin kaya. Ibinibigay natin sa Lord ang bagay na lahat ang bagay sa buhay natin. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. That is why many are called but few are chosen. Matatagal na sa Panginoon but they are still new in the eyes of God. Bakit? Hindi bukas kasi ang puso nila may reservation. Walang pag-ibig sa church ng Panginoon. Walang pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, nais ng Panginoon sa buhay natin na bukas ang puso natin para maghanda o lingkod sa Panginoon. Sumunod sa Kanya. Ito po yung nais ng Lord. Kahit baguhan ka, you are just only counting months in your Christian life. Hindi po yan ang hindrance. Hindi po yan ang wall. Hindi po yan ang barrier na ikaw ay gagamitin ng Panginoon mightily. Amen? Hindi rin sukatan ito na marami kang trainings, marami kang pinag-aralan o nag-Bible school ka. No! Kundi yung puso mo na isinusuko mo sa Panginoon, handa ka sumunod sa Kanya anytime. Ito yung basihan ng Lord sa buhay natin. That is why many are called, lahat po tayo, tinawag ng Panginoon. But few are chosen. Sometimes in a church, very few are chosen. The ratio might be 50:1. 100:1. But to God, I believe in this church, many are chosen. Amen. Amen? From among the Christian community, narito po sa church na yun, ang maraming chosen. Amen? Because we have the heart. Amen? Kaya makikita mo, baguhan ka pa lang, wala pong nagre-reklamo dito. Wala pong nag-question dito. I never heard anyone come to me and complain. Bakit siya yung tumatayo? Eh, kabago-bago lang siya. Bakit siya yung namamahala ng ministry? Kabago-bago lang siya. Never. Because we are spirit-led church. Ito po yung pinagbabasehan ng Panginoon. Pag ang buhay mo ay spirit-led, then ikaw yung chosen. Amen? Yung wala kang magagawa kung wala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Nandun yung dumidimpindi ka sa Kanya na hindi mo kayang gawin ang lahat ng bagay. Hindi mo manawaan, hindi mo kayang sabihin, hindi mo kayang isipin, hindi mo kayang gawin. Kung wala si Lord sa buhay mo, at ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. It's about time. Kung sa palagay mo, eh, noong ka pang Kristiyano, this is about time to wake up. This is about time to be awakened. It's about time to open your heart and serve the Lord fully. Amen? Kalimutan na yan. Don't be like those people. They are just complaining, Lord, bakit siya? Bago-bago lang siya eh. Bakit pantay kami? Bakit nagagamit na yan sa ministry? Hindi. The Lord is measuring our response according to our heart. Amen? Ito po yung sinusukat ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Why? Sabi ng Matthew 5, verse 19, ito po yung basihan ng Lord sa buhay natin.
And take note, my dear brothers and sisters, walang imposible kay Lord. Sa lahat ng kaluluwang nagnanais na maglingkod sa Panginoon, wholeheartedly. Amen? Kaya't ang sino mong tumuway sa isa sa kaliit-liit na mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa karihan ng langit. Datapwat ang sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakita sa karihan ng langit. Sa English, napakaganda yan. Amen? Pag sumusunod ka, yan ang nais ng heaven, mga kapatid. Kung may reservation ka, kuya, ako eh. Ay, may gagawin ako eh. Ay, ang daming dahilan. Ikaw din ang gumagawa ng dahilan kung bakit inaantala mo ang nais ng Lord sa buhay mo. Amen? Pero pag ikaw ay nagre-response as early as possible, sino po ang sinasabi niyang bata pa? Matanda na kayo? Ako bata pa. Amen? Ate Ivy, bata pa tayo. Amen? Kung magre-response ka kagad, much better. Amen? The earlier, the better. Amen? Whosoever therefore shall break one of this least commandment, ito na nga yan. Manatili tayo dyan. Hebrews 10.25, huwag po niyong kaliligtaan ang pagtitipong ganito. Whoever therefore shall break one of this least commandments. Malit na halimbawa na ng Lord yung Hebrews 10.25. Gustong tignan ng Lord kung ano yung pag-ibig mo sa mga gawain ng Panginoon. Narinig natin kanina, nabasa natin sa Hebrews 6:10, ang Diyos ay hindi liko para limutin ang ating mga gawa at ang ating pagmamahal sa gawain ayon sa pangalan ng Panginoon. Amen? Itong bagay na lamang makikita mo na kung nasaan ang puso ng bawat isa. Amen? Yung nga lang nariyan na tumututok sa gawain ng Panginoon, doon muna makikita na mayroon siyang heart na gustong matuto, gustong malaman kung paano sumunod sa Panginoon. Hindi tayo makakasunod kung hindi tayo tuturuan ang salita ng Diyos. Amen? At ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Lahat ng tumututok yan, lahat ng may puso talaga na magpagamit at gamitin ng Panginoon, handang sumunod sa Kanya, gagamitin ng Panginoon in a very, very short period of time, hindi sinusukan, hindi na kailangan ipagpaliban ng Lord ng 10 years, 15 years, 20 years, hindi na iantayin, ikaw ay makalbo pa para masabi niya, matanda ka na sa Panginoon, kaya ikaw ay dapat kong gamitin na, hindi. Hindi na antayin ng Lord yan. Amen? Si Lord, hindi na siya mag-aantay ng ganun. Amen? Dahil nais ng Lord, pag may puso ka, habang may hininga ka, habang malakas ka pa, lalo kanyang gagamitin. Amen? Kaya habang bata pa tayo, it's up to you. Kung magre-response ka kagad kay Lord, mararanasan mo kung ano yung mayroon sa piling ng Panginoon. Amen? Sino pong nakakaranas na maglingkod pong puso? Amen? Tuloy-tuloy lang yan, mga kapatid. Amen? Tuloy-tuloy lang. Bakit siya, baba? Bata pa yan, ha? Bakit? Lord, Kristiyano na ako sa Pilipinas pa, eh. Mga magulang ko pong pamilya namin, Kristiyano na, eh. Di ba, Lord, ako dapat yung tumatayo na dyan? Di ba, Lord, ako na yung namumuno? Oo nga eh. Dapat nga, ganun ka na nga eh. Di ba? Pero hindi. Hindi ko sinusupat kung matanda ka na at mahaba ng panahon ka naglilingkod sa akin. Ang tanong, gaano ka katapat sa akin?
Gaano ka sumusunod sa akin? Ito po yung mensahe ng Lord. Whosoever therefore shall break one of the least commandments shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. Amen? May gawain tayo mamaya. Malamig ang panahon eh. Kumusta ang pag-evangelist mo dyan? Meron na kabang kaluwang na ilalapit sa Panginoon? Wala siya masabi. Hindi pinag-uusapan ang experience dito, mga kapatid. Hindi pinag-uusapan ang edad. Pinag-uusapan dito, Lord. Opo. Opo, Lord. Gagawin ko. Hindi ko alam, Lord, pero opo. Amen. Susunod ako, Lord. Huwag mo nang sabihin o tanungin yung sarili mo. Eh, paano ako, Lord? Eh, bago lang ako. Hindi ko pa nga alam yung aayu eh. There's no need for you, sabi ng Lord, sumunod ka lang. At ang bawat sumusunod sa Panginoon, isusupply ng Lord ang bawat pangangailangan niya. Amen. We have Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs in glorious riches in Jesus Christ. We have Matthew 10 verses 19 and 20. You don't know anything. You don't know even what to say and what you do. But when you are there in the real situation, God will supply every need. Amen? Siya ang magagawa ng kaparaanan. Maamis ka. Sometimes it's not pure na talagang kinuot mo yung salita ng Lord. Pero the way mo sinabi, yun na yung equivalent ng salita ng Diyos. Amen? Tutulong ka ng Panginoon. Isusupply ng Lord. Kaya huwag mo sabihin, bata lang ako eh, paano ako yun? Yeah. Eh, si Pastor 48 years old na, kaya Pastor siya eh. Hindi. Kahit 20 plus, kasi yung mga 20 plus dito. May puso ka kay Lord? Okay. Times 1.5. No problem. Amen? Hindi. Hindi pa huli ang lahat. Kung sinasabi mong matanda ka na sa Panginoon, show yourself as a good example. Amen? I don't think. Sabi ng Lord, tinawag tayong lahat to evangelize. Sino yung na-evangelize mo na? Sino na yung nadala mo sa panan ng Panginoon? If you have one common calling, and that is evangelism, sino na ang nailapit mo sa Panginoon? Not necessarily na inakay mo, even you are only connector. No, ate, meet tayo. Sometimes, ginawa mo siyang ano lang, yung okay, magtatagpo lang kayo. Diba? Ganun lang. Pero kuminsan, ganun yung kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin. Sumusunod lang doon sa conviction ng Lord. Sometimes, Kristiyano ka na noon eh. Alikat, dito ko sa church. Subukan mo naman dito. Huwag kang matambay dyan. Amen? Huwag mong pagtambayin ang daloy ng banal na Espiritu sa buhay mo. Malulungkot yan. Join us. Ayun, nag-response din. Diba? Ganun lang. Maraming kaparaanan si Lord, mga kapatid. Amen? Connect-connect lang yan. Sabi mo sa katabi mo, connect-connect lang. Amen? Kahit wala kang load. Amen? Hindi kailangan ng load dito. Kunik-kunik lang. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Ito, but, whosoever shall do, yung mga gagawa at magtuturo and teach them, he shall be called brave in the kingdom of heaven.
meron pa palang ganun, Lord? Meron parang list? Meron pang grape sa kingdom mo? Yes. Kala nga naman yung, anong tawag doon? May tawag doon yung pa, yung pahinahina, yung parang ilaw na andap-andap, ganun. Kala nga na, eh, pwede mo siyang ikumpara doon sa ano, yung nagliliyaw. Amen? At ang bawat isa rito ay nagliliyaw. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are like 1,000 watts. Grabe, ano po? Maliwanag na maliwanag. Regardless of the condition of your head, nagliliwanag tayo, mga kapatid. Amen? Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Glory to God. It is really so timely na ito po yung mensahe. Dahil may meeting tayo mamaya. Amen? And ito po yung I don't know how you respond. It's up to you. I will not teach you how to respond. It is your conviction. How you will respond. If you are really children of God, respond according to what the conviction of the Spirit in your life. Amen? At walang limit dito, mga kapatid. We want to join and be involved in this ministry. We have the fivefold ministry in the church, and there I have added six. Amen? This is others. Amen? So, may mga kanya-kanyang namamahala doon. So, i-endorse ko kayo sa mga sangay na yon, sa mga main ministry or major ministry. Amen? Hanggat wala kang involvement sa ministry, hanggat wala kang involvement sa church, hindi ka mauumpisa ng Panginoon. Sino pong nakakabasa nung na-postful kanina? Ay, kahapon. Amen. Amen? Without commitment, it's like a student in a school or university who has no course of interest. Para kang pumasok sa isang university, tatanungin ka, anong course mo? Engineering ngayon, mamaya ano. Wala siyang stable na course. Amen? Wala siyang commitment. Gusto lang niyang ano, kasi para nung pakay niya sa university, well, commonly, ang pakay natin is moral para meron tayong matapos. Amen? Meron tayong kalalabasan. Pero nakakalungkot, ganun din sa church, may mga dumadalo, pero walang direction ang kanilang ginagawa. Amen? Sapagkat gusto nila ay magiging parang socialization na lamang yung pagdalo. But, kinakas out natin yan dito. Amen. That kind of spirit of socialization, amen, we rebuke it in the name of Jesus. Amen. And this is spiritual, pure spiritual. Amen? Yung mga nagnanais na lumago at magpagamit sa Panginoon, magliliyab sa simbahan na ito. Amen. At gagamitin ng Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo yan sa katabi mo, huwag kang lalamig-lamig dyan. Yung mga worldly dito, talaga mapapasok. Aalis. Bakit? Hindi makakasabay yan. Ayaw niyang isabay ang kanyang sarili. Wala na siyang way out, kundi talagang aalis yan. Kasi habang nandito siya, mapapasok sapagkat ayaw niyang buksan ang kanyang sarili. Amen? At salamat sa Diyos. I believe lahat po tayo ay nag-response sa Panginoon. At bukas ang puso. Amen? And this is the message of God, mga kapatid. To the workers in the church, lahat po tayo, mga kapatid, mga manggagawa sa upasan ng Panginoon, nais ng Panginoon na lumalago. Amen? May progression ang ating paglago, mga kapatid. Amen?
Hindi yung gano'n. Mm. Amen? Nagtutulungan tayo. Sabi mo, katabi mo, walang kanya-kanya dito. Sabi mo pa sa katabi mo, all for one, one for all. We are united. Amen? Kaya huwag kang magtaga. Kung dati kang Kristiyano, matagal ka na, at wala kang ministry, dahil nasa iyo naman yung paano ka pagkatiwalaan ng Panginoon. Amen? Alam mo ang kalagayan mo sa spiritual, just be honest to God. But I tell you, sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Malayo pa ang lakbayin natin. Malaki pa ang pag-asa mo. Sabi mo sa katabi mo, malaki pa ang pag-asa mo. Amen? Glory to God. Tayo po itumayong lahat, mga kapatid. Sino pong handang sumunod sa Panginoon na magpagamit? Lord, I pray sa lahat na may puso, Panginoon, bukas ang kanyang buhay na magpagamit, sumunod sa iyo. Lord, this is my prayer sa mga kapatid na bukas ang kanilang mga puso. Lord, pag-ibayuin mo, Panginoon, kung papaano mo, Panginoon, binayaran, kagaya ng binabasa namin, Panginoon, binayaran mo ng pantay-pantay, naunaman, unahuli, sapagkat ito po, God, yung prerogative mo sa buhay namin. This is your sovereign power. At wala kami maikikusyon dyan, Lord. But Lord, make us your servant with a humble heart. Na Lord, magpakumbaba kami, O God, at unawain namin ang aming kalagayan na kung kami ay nahuhuli, may mga nauna, bagamat sila ay nahuli. Lord, it will be a challenge for us na lalong sumunod sa iyo, Panginoon, dahil hindi pa huli ang lahat, Panginoon. And Lord, we will treat it, Lord, as disciplinary action mo, Panginoon, sa buhay namin. Handa kami, Panginoon, na magpadisiplina sa iyo. Dahil ito yung nais mo, Panginoon. Hanggat, O God, hindi kami dumadaan being tried and true, hindi mo kami, Panginoon, iluluklok, Panginoon, sa isang malaking responsibility. Lord, we always accounted, Panginoon, your promise and your word in Luke 16:10. Kung napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, ay sa malaki ay pagkakatiwalaan ka rin ng Panginoon. Pero kung sa maliit na bagay ay hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, lalong-lalo na sa malaki. Panginoon, ano mo yung bagay, Panginoon, na ikinatiwala mo sa amin? Dalangin namin, Panginoon, na maging karapat-dapat kami, Panginoon, na good steward mo. Lord, ano mang bagay yan, dahil Lord, lahat ng bagay na meron kami ay pagmayari mo galing sa iyo, Panginoon, katiwala lang kami. Mangyari, Panginoon, na ito isuko namin sa iyo, ipagamit namin, Panginoon, sa iyo, unang-una ay mga buhay, ang aming oras, ang aming kalusugan, ang aming lakas, ang aming bulsa, ang aming kayamanan, lahat, Panginoon, ay galing sa iyo. Kami, Panginoon, ay katiwala lamang sa lahat ng ito. Mangyari, Panginoon, na maikatiwala namin ito, Panginoon, sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Ayaw mo, O Diyos, na
Karapat-dapat kami, Panginoon, ang pagkatiwalaan sa mga ikinatiwala mo sa amin. Lord, dahil nagnanais kami na kami mapabilang sa mga chosen mo, Panginoon, sa mga pinili mo. And this is for your glory alone, O Lord Jesus. Panginoon, lahat ng ginagawa namin, dahil ikaw, Panginoon, yung author ng lahat ng ito, ay ibabalik namin, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian lamang. And let everything be glorified in our life. Let God be glorified in everything in our life. Lord, maraming salamat dahil ni-refresh mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Ni-remind mo kami, Panginoon, at tinuruan mo kami na hindi pahuli ang lahat. The earlier, the better, Lord. The earlier kami, Panginoon, na maglilingkod, isusuko natin ang aming buhay, re-response kami, Panginoon, sa panawagan mo, the better, O God. Lord, nagpapasalamat kami pagkat hindi namin naiplano ito, Panginoon, kundi Lord, ipinaisip mo at inapruban mo, Panginoon, yung buhay namin para pagkatiwala mo, Panginoon, at paglingkuran ka namin, Panginoon. Lord, it's a great privilege, O God. Napakalaki, Panginoon, na privilege sa buhay namin na paglingkuran ka bilang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Salamat, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay tapas sa aming mga trabaho, kamagitan ng aming mga amo, much more sa iyo, Panginoon. Much more sa iyo, O God. Na ikaw, Panginoon, ang honor ng lahat na mayroon kami, Panginoon. Salamat, O God. And we will worship the Lord and we will bring you back all the glory, O God. Lord, deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Lord, for you alone deserve all
You disdain. Hallelujah. Kuya Rex Del Mundo, come forward. Kuya Rex Victorio, please come forward. Kuya Raymond, please come forward. Ate Reyes, please come forward. Kuya JR, please come forward. God told me today you will be promoted spiritually. You will be promoted spiritually. You will serve Him in an upper level. Because God sees your heart, not your situation. If you have come in response to that God's promotion, you can raise your hand right now and I pray for you. If you are responding to God's promotion, raise up your hands. Two hands, if you have two hands. Tinatanggap niyo ba na mula sa araw na ito ay kayo ay magiging deacon sa simbahan na ito? As deacons, isa lamang ang sinasabi ng Lord. Naniniwala ba kayo at susunod kayo sa Biblia from Genesis to Revelation? Though I know mahirap, pero walang mahirap sa Diyos pag ang puso mo ay handang sumunod sa Kanya. Though sometimes you will fail, but you will get up. Because you believe that you have faith. Because you believe that you want to honor God in your life. And you will obey Him. Hindi basta-basta ang maging deacon. Hindi basta-basta ang magiging leader sa simbahan. Kung sarili mo mahirap. Pero kung ang puso mo ay buong-buo para sa Diyos, nangako ang Diyos sa buhay natin, walang mahirap sa Kanya. Lord, this time, oh God, I pray
Glory to God. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa testimony and announcement. It's our time naman po para po tayo ang magpahayag ng... Ano po pala? Holy Communion. Let's all stand for the Holy Communion. It's another privilege sa buhay natin, mga kapatid, na tayo po ay magpapartake ng Holy Communion. But one thing na nais ng Panginoon sa buhay natin,